Good morning. So for today's video, yes, sir. Ayan, so pupunta kami sa ano yung ganap ngayon, sir? Ay, marami. Groundbreaking natin ngayon. Guys, what's... GRE Builders. Yes, GRE Builders, of course. Ayan, so watch kayo, guys. So, nandito na tayo sa place, dito sa Parian, Rufina. Ayan, so, andun na yung iba naming kasama. Hello! Hello. Ayan. Thanks, Kuya Bong. Kaya nyo. Hala? So, hey guys, ayan si Sir Albert. Ito na yung place na... Hello! Ayan, so... Kasali na ako sa vlog niya. Ayan, so, ito yung ano natin, groundbreaking daw ng GRE Builders. Ayan po. Let's celebrate for our, what we call, the Project DOS La Union LU Team. Okay, the GRE Builders Model House. Okay, good morning to everyone. And to start with, let us bow our head and let's pray to give thanks and let us ask the Lord to bless us today. I believe that He is in our midst today and His presence is very important to us. And from the start, since 2018, June 23, He guided GRE Builders. So let us be thankful to God today. Our Heavenly Father, we would like to say thank you. We love you and we worship you and we honor you today that we're able to have this groundbreaking here in La Union branch of GRE Builders. Thank you, Lord. At binigyan mo kami ng isa namang pagkakataon to do this. And likewise, nung nakaraang September 18, we're able to again have our first groundbreaking in Amparo Heights, Baguio City. We would like to say thank you so much because you are so faithful in your promises. And so we're clinging, we are praying that you're going to bless again this place, especially this land, this lot. And we're thankful for the owner of this lot. At binigyan niya kami ng pagkakataon. And that opportunity, we are grateful so much. We would like to say, Lord, bless this place. Sana po yung ipapatay yung bahay na to, it brings lot of sales. Maging model house talaga siya. Lahat na mga kausap namin mga kliyente, it will become always say yes. And there's no, no, no. And there's no, no, no. And always say yes, yes, yes. So we declare victory, success, and even the food that we are about to eat later. Thank you, Lord, for those who prepared. And thank you for those who help us to prepare, Lord, the utility, everything. Thank you, Lord, for your guidance, the protection that you've given to us. Those who are coming from Baguio City, going down here in La Union. Lord, thank you for everyone. And we believe that you're a great God that's able to be honored today. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Auna, magpapasalamat ako kay God. Dinala niya ako dito sa GRB. Tapos, nagpapasalamat ako kay Sir Jake, sa kay Ma'am Christina. Hindi dahil sa sa pamimilit nila, wala din ako dito. So, nagbunga naman yung
lahat ng sakripisyo namin. So, nakita ko din talaga yung sakripisyo ni Ma'am Christina saka ni Sir Jake. So, magkwento lang ako nung panahon, that's the time na nagsisimula ang JRLE na maging bagong developer. So, yun nga. Nakita ko yung hirap nila sa pagbiyahe, sa paghanap ng kliyente. Siyempre, ako naman nakasupport ako sa kanila. So, anytime nandito lang naman ako para sa kanila, alam nila yon. So, saka nagpapasalamat ako sa La Union team. Kung hindi rin dahil sa La Union team, wala din yung JRLE. Kaya, sa Baguio team. Basta whole team tayo. Isang, ano tayo, isang team, magtutulungan tayo para ano, para magkaroon din yung mga ano, hindi lang naman puro sa ano eh, puro sa agent, puro sa BA ang ano, benefits nito. Tinutulungan din natin yung mga kliyente na magkaroon ng sariling bahay. Yes! Yun, tapos, yun na nga, maraming salamat at napunta ko dito sa JRLE. Yun lang po. Unang-una, nabati ko po ang ating CEO, si Sir Jake, na kung, at saka si Ma'am Christina, dahil sila po lahat ang ano, leader natin kung bakit po lahat ng ito ay nangyayari. At saka siyempre, lahat po ng staff, Baguio, and La Union team, sa kung wala po po, nangyayari ngayon na nagiging tayo ay nagiging masaya at sa guidance po ng Lord ay meron na po tayong papatayo din dito sa La Union. Samantalang tayo ay nag-umpisa pa lang, parang within this year lang po tayo nag-umpisa nung pandemic. Ay hindi naman po ako nakakalabas, pero yung mga kasama po natin kahit na paraming mga hadlang ay ikot pa rin sila ng ikot. Hindi nila inaalintana yung ano, yung banta ng COVID-19. So, yung pundasyon po ng ating JRLE, as everybody knows na we were a part of ibang developer before, dahil tayo ay nag-umpisa ng sarili sa atin. At nakikita ko naman na lahat ay ginagawa ang kanilang responsibilidad upang maging successful po ang ating company. So, welcome po everyone sa ating first groundbreaking dito sa La Union. Actually, second, kasi meron na po sa Baguio na groundbreaking last September 18. So, lahat po mamaya magiging masaya, and also, there's a double celebration birthday ng ating mga buti, ang ating butihing VP for admin na si Sir Tony Antonio Laureano Bugayong. Ayun ko kung yun na pangalan. And Ma'am Maan Salvatera, wala pa siya. Lichon natin. Happy birthday. Mamaya. Happy birthday. Lalapangin. So, welcome everyone and happy groundbreaking. And correction, Mama. Sorry. Ayun, this is it. Ito na. Ito na yung pagkakalat ng bahay nating dito sa La Union. Magta-turn over. Ayun. Suporta lang sana, ganun. Pag kaming mga taga La Union, nagbebenta kami ng property ng Baguio, sana tulungan nyo rin kami by turnover, maubos lahat ng slot dito sa La Union. Para sa inyo, nag-turnover tayo ng mga bahay, tsaka dito rin sana. Yun. Thank you, maraming salamat. Salamat po. Yun po ah. Po, hirap bumaba ng La Union. 5 days po namin pinrasas ang travel pass namin. Pero worth it. Di ba, Baguio tip? Tingnan nyo naman, no? Mga naka-aluminum point pa. Yun po ah. Congratulations po sa lahat ng taga-LU. More sales pa po to come. At saka number 1 po kay God. At saka kay
Sir Jake, kay Ma'am Trisban, sa lahat po na naghihirap na naghahanap po ng lote natin na ibebenta. Yun po. Saka salamat din po sa mga taga-LU na sumusuporta rin po sa mga taga-Baguio. Kaya kayo taga-Baguio, suportahan din natin mga taga-LU. Tulungan lang, team tayo eh. Thank you, Ma'am Maria. No? Natutuwa ako na namin po kayo lahat ngayon. At kayo pala yung mga team ng Baguio and Union ng GRL. Glad to meet you all. At napapasalamat pala ako dahil hindi kay Annabelle, hindi ko rin alam to. So, salamat sa kanya. At ano pa ba? Basta napapasalamat ako dahil na-meet ko kayo at saka yung importante So, yun lang. Salamat sa lahat at thank you sa inyo lahat, ha? 500,000 pesos. Wow! Palakpan mo lang kayo dyan! Groundbreaking natin. Salamat, Sir Jake. Sa mga support ninyo sa amin. Dahil sa kampanya natin, binibigyan tayo ng opportunity para naging masipag ako dahil sa gusto kong maging ano rin umangat sa buhay. Kaya gusto kong makarami ng benta. Again, maraming salamat po. Sir Ma'am Sir Jake and Ma'am Christy. Salamat po, sir. Thank you sa cooperation. Kung wala kayo at hindi tayo nagtutulungan, siguro hindi tayo naging ganito din. Thank you at mabilis yung ano natin, yung project. Ilang buwan pa lang. Hello, good morning sa akin lang. So, happy birthday sa sarili ko. Nagpapasalamat ako sa lahat na, una sa lahat is sa Panginoon dahil. Okay, buksan ko muna daw. Yun. Oh, mamaya na. So yun, nagpapasalamat ako kay Sir Jake at sa company. Tapos sa team natin. Kasi kahit na, actually, ang tagal ko na dito sa GRL, ngayon lang ako siguro makakaranas ng talagang teamwork. Kasi ang tagal ko sa networking, na ako yung nagbibil. Ngayon, ako yung binibil. So ang sarap. Thank you, ma'am. At saka kay Sir Jake dito sa gilid. Happy birthday, Sir Tony. Happy birthday to ma'am. Happy birthday, Sir Mike. Tawagin na rin natin si Sir Tony na ka-birthday ko. Nauna lang ako ng isang oras. Thank you, ma'am. Ayan. Sige naman, tapusin ko na. Para matapos na. Thank you, ah.
Oh, sige, Garod. Ayan, kasi mukhang alam ko na itong regalo na to. Isang taon ng promise. Isang taon ng promise to. Nangiba sa December to, ha? Makiba. At least one. Yung promise niya na pinapangarap kong black shoes, sana black nga to, no? Wow, grabe, no? So, promise niya to ng Christmas pa. Kaya lang, kina, mahal talaga to, di ba? Thank you, ma'am. Grabe. Thank you, sir. Ayan. So, gumawa. Talagang sinuot ang gumagawa ng kataraanan para i-bless tayong lahat. So, let us trust the Lord. And, yun nga, naniniwala ko na ang barat isa mag-enjoy this sa ating fellowship today. Now, let's call on the group who will present to us the tossing of the coin. Okay. Blowing the candle. At tatlo tayo magbablow. Of course, the person who built GRE Builders, who founded the GRE Builders, the name himself, GRE is Jake Lamaton. And of course naman, napakatalinong tao, napakagaling, very strategic sa plan. And of course, your result, you can see it. After June, July, August, September, the CEO and founder of GRE Builders. Can we give an applause to Mr. Tony Bugayon, please? Anyways, guys, good morning. Good morning. Okay, all I want to say is to execute the law of gratitude. The law of gratitude is always saying thank you, even though there are some kinds of circumstances that are coming to this kind of situation, we always say thank you. Because if you say thank you, the signal to the world says that we're gonna give you more blessings. So guys, thank you. Don't you know, guys, that when you say thank you, the world is giving you lots of blessings. Guys, we have lots of blessings, but this is by yourself. Can you give an applause, guys? Okay, so to those visitors, thank you. Thank you to Engineer Ryan Hidalgo, thank you. Thank you to Mama Miliano, thank you. Thank you to the lot owner, Mr. Borja, thank you very much. Thank you to Baguio team, thank you. Thank you to La Union team. So guys, I always say thank you, but even though there are circumstances like this, thank you, that even though may mga, magtaglish na lang ako guys, nahihirapan ako mag-English. So may mga situation kasi na kailangan din natin magkasalamat kahit na, mic test. Kahit na may mga sitwasyon na dumarating pang subit or whatsoever or something like nag-break ang partnership natin sa Bastana, well, we still say thank you. Kasi kung hindi nag-break, hindi tayo nag-new developer. Tama, guys? Yes! So we must say thank you sa lahat na magpagkakataon. Okay po ba yan, guys? Okay, so siguro pala malaman natin kung ano ba talaga ang groundbreaking. Kasi baka naman sinasabi ng mga iba dito, yan GR nito, groundbreaking, and then next, wala na. Eh guys, hindi po tayo ganun. So ang ibig po kasi sabihin ng groundbreaking is this is a declaration that 6 months from now, or 4 months to 6 months from now, ay meron na tayong produkto. So, i-declare ko na guys, 4 months to 6 months from now, meron na po tayong house and lot package dito. Okay po ba yun, guys? Okay. So, pagkakataon na ito, we can say that groundbreaking and next is house blessing. So, guys, I'm gonna see you 4 months to 6 months from now, soon, house blessing.
good morning and thank you. Thank you.
ngayon po si CEO ng GRLE Builders po. Hi. Tanungin ko po kayo, yes. Ano po yung masasabi nyo sa first groundbreaking dito po sa La Union, sir? Ah, okay. Well, first of all, good morning. All I can say is we have our first groundbreaking here in La Union. So the groundbreaking is the declaration that there will be a house constructed here soon, 4 months to 6 months from now. So watch out for it. Thank you. Okay, sir. And ano pa po yung mga plano nyo dito sa La Union po? Ah, okay. My plan here is to have very nice houses and affordable for our fellow kababayans from abroad that are really working hard for their family. So this is just the start, and soon there will be more groundbreaking and then house blessings to come. Thank you very much. Sige po. Thank you po, sir. Sa welcome and good morning. Thank you. So yun guys, natapos na po yung groundbreaking si CSO Sir Albert. Hi po, and her baby. So thank you po, sir. So ayan po si Sir Len Bird naman, ang aming kasamang business associate ng GRLE. Ayan. So online business din po siya, parang madilim. Ayan. So tapos na po yung groundbreaking naman. So ayun guys, dumating ang aming attorney daw ng GRLE.